Ito yung mga blessings in disguise na nakikita natin na for some of you guys, maaari kayong maka-experience ng problema. Pero pagkatapos nitong problema na to, ito yung magdadala ng mga bagong opportunity sa inyo, okay? Magbubukas ito ng mga bagong pintuan, bagong opportunity, kaya natin nasabi na blessing in disguise. Parang nakikialam si universe, no? Nakikialam si universe para alisin yung mga parang hindi masyadong nagbe-benefit ka. Hello guys, hello Sagittarius, money money come to me, money money come to us, mga kapiksi, money reading tayo para ngayong August para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin itong deck na to guys, tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo. So we have positivity, mga kapiksi. So i-close up natin para mabasa nyo. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions because this will block the flow of abundance. Okay? So, ito yung palagi ko sinasabi sa inyo, guys. Importante yung positivity, yung pagkakaroon ng positibong mental diet, mga kapiksi. Ito, necessity to, guys, no? Ibig sabihin, kailangan ito, no? Kailangan. Kung gusto nyong magbago yung buhay nyo, mga kapiksi, kung gusto nyong ma-align sa energy ng reading, no? Kasi, kung mapapansin nyo, sometimes, yung mga readings naman natin, guys, negative and positive, palagi yan sinasabi ko sa inyo. Nagbabasa tayo ng negative, nagbabasa tayo ng positive. Pero, syempre, hina-highlight natin palagi yung positive kasi gusto natin na maging positive kayo. Yung mga negative, babala yun, na yun yung mga balakid nyo. That's why it's existing in your life kasi nasa ganong klaseng energy kayo, mga kapiksi. Ngayon, kung na-experience nyo yung negative at yung positive, hindi nyo na-experience, that's because naka-tune in kayo dun sa frequency ng negative, mga kapiksi. Parang on-off lang yan. Parang switch lang, mga kapiksi, diba? On-off. Pag naka-on, ibig sabihin positive. Pag naka-off, ibig sabihin negative. Parang radyo lang din, AM tsaka FM station. Kapag AM, kunwari AM, negative, FM, positive. Kapag ka nasa AM station ka, kahit anong ikot mo, diba, dun sa radyo, hindi mo maririnig yung tugtog dun sa mga FM station. So, ganun din sa buhay, guys. Kung ikaw ay nega sa buhay mo, hindi mo ma-experience yung mga positive na circumstances. Kasi nandun ka naka-tune in, dun ka nakasaksak, dun naka-flip yung switch mo sa negative, sa off, mga kapiksi, sa AM station. So, kung gusto mo na mabago yung takbo ng buhay mo, kahit na maganda yung reading, pero pangat yung na-experience mo, ikaw muna yung kailangan na magbago and you have to direct your thoughts and emotions sa positibo, mga kapiksi. Importante yung pagkakaroon ng positibong mental diet, okay? So, araw-araw yan ginagawa, guys. Pinapractice yan, mga kapiksi. Hindi pwedeng positive ka ngayon, mamaya negative ka na naman. Hindi pwedeng positive ka ngayon, bukas sa isang araw, sa isang linggo, negative ka na naman. Hindi pwedeng ganun, okay? Pag positive ka ngayon, positive ka mamaya, positive ka bukas, positive ka sa isang araw, sa isang linggo, araw-araw, dapat positive ka. And dapat tinitrain mo yung sarili mo sa pagiging positibo, mga kapiksi. Una, iwasan mo yung mga reklamo, no? Pag reklamo ka ng reklamo, talagang, nako, ubod ka ng kanigahan, Diyos me, talagang, lahat ng kamalasan, lahat ng kabigatan ng buhay, ma-experience mo. Pangalawa, mag-shift ka into gratitude. Imbis na magreklamo ka, magpasalamat ka. Instant shift kasi yon ng pakiramdam, mga kapiksi. Kapag nagpapasalamat kayo, feeling nyo you are so blessed and nababawasan yung pagkanega nyo, okay? And then, what else, mga kapiksi? Always look at the brighter side of things. Huwag kayong magpapatrigger sa paligid nyo, no? Huwag kayong sumausaw.
huwag kayong maki-echos, no? Negative na nga yun, nakikita nyo nang babash, nakikisaw-saw pa kayo, nakikibash din kayo, di ba? So, ini-spread nyo lang yung kanigahan and inaallow nyo lang na mag-penetrate, no, sa inyo yung kanigahan. So, huwag ganun, dapat fini-filter nyo, dapat nga hinaharang nyo eh, no? Pag nakikita na kayo ng nega, ops, harang na, black na to, dead man na. Sa mga feed nyo sa social media, pag nakikita nyo yung nega, close nyo na agad, mga kapiksi. Dapat puro positive lang yung inaalaw nyo sa buhay. I-practice nyo para unti-unting magbago din yung physical reality nyo. Yung 3D nyo, yung physical reality nyo, yung buhay nyo, susunod palagi yan sa pattern of thoughts nyo, sa iniisip nyo at sa nararamdaman nyo. And yan, kanigahan na yan, guys. Negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions, no? Yung mga negative emotions, this will block the flow of abundance. Yan yung balakid sa buhay. Mga galit, anger, hatred, resentment, stress, worry, grudges, complain, lahat na ng nega, guys. Pag samasamahin nyo, balakid yan sa buhay. Okay? So, kung ayaw nyo ng blocks, alisin yung mga negative emotions. Okay? So, comment down below, guys. If naintindihan nyo, sana naintindihan nyo yung mga sermon dito. Tinutulungan ko kayo, guys. Kaya natin kayo sinisermonan para magising-gising kayo. Okay? Kasi wala yung may tutulong sa buhay nyo. So, tingnan natin, Sagittarius, yung money energy nyo ngayong August. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay mo nit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong 500 pesos na discount until July 31. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi natin na may problema sa mga third party na mga jowa. 30% discount, guys, until July 31. So, i-avail nyo na, mga kapiksi. Sobrang ganda talaga nyan. So, dito, eto, guys, ito yung blessing in disguise, mga kapiksi. Agad-agad, no? Sagittarius ka ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung ating money energy. Meron tayong presence dito ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with people na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito yung mga blessings in disguise na nakikita natin na for some of you guys, maaari kayong maka-experience ng problema. Pero pagkatapos nitong problema na to, ito yung magdadala ng mga bagong opportunity sa inyo. Okay? Magbubukas ito ng mga bagong pintuan, bagong opportunity. Kaya natin nasabi na blessing in disguise. Parang nakikialam si universe, no? Nakikialam si universe para alisin yung mga parang hindi masyadong nagbe-benefit ka sa buhay para ibigay sa'yo na dapat mawala to sa iyo kasi ito yung para sa'yo. Eh, dito ka magiging successful, dito ka magiging ma-okay, dito magiging maganda yung buhay mo. So, parang ganun, yung parang binibigay sa'yo ni universe yung tamang direction. So, magkakaroon ka ng bagong opportunity sa bagong simula, mga kapiksi. And ito yung magdadala sa'yo ng blessing, okay? Kaya blessing in disguise. So, kung feeling nyo, guys, na problema kayo, kung feeling nyo may mga challenges kayo, pagsubok, don't worry because pagkatapos nyan, mga blessings naman yung katapat sa inyo. Yung iba sa inyo, guys, maaari kayong magkaroon ng chance na mag-abroad, lumipad, mga kapiksi. Although yung iba sa inyo, parang pinag-iisipan nyo pa. At saka yung iba sa inyo, guys, parang hindi nyo pa alam kung saan kayo pupunta, no? If in case na mag-abroad kayo, mag-OFW kayo, ganyan. Parang pinag-iisipan nyo pa kung saan kayo lulugar. At saka yung iba sa inyo, guys, parang hindi rin kayo
kayo makakilos kasi yung may bilang resources. Kasi diba kapag ka nag-a-abroad sometimes, or most of the time talaga may placement fee, show money, ganyan. So parang yung iba, medyo nagiging ganun yung showstopper. Pero parang dadating sa'yo yung mga solusyon sa mga money problems nyo, mga kapiksi, basta magsikap lang kayo. Yung mga money problems talaga, guys, no? Ang dali lang solusyonan yan. So, sabihin nyo lang, guys, yung mga affirmations na palagi ko sinishare, no? Money, money, come to me. Palagi ko may pera, palagi ko nagkakapera. I'm the king of abundance. I'm the queen of abundance. Yan yung mga favorite affirmations na sinishare ko palagi, guys, sa ating channel. So, pwede nyo rin sabihin yun, mga kapiksi, para makatulong sa inyo, guys. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. For some of you, medyo nagbabattle kayo na, ng konti, no? Kasi nakaka-experience yung iba sa inyo ng mga pambubuli. Pwedeng nabubuli kayo sa workplace nyo. Pwedeng nabubuli kayo ng boss nyo. Stress, no? Nakikita natin dito yung stress tsaka toxicity. Sometimes, okay naman yung trabaho, mga kapiksi, pero yung ang toxic is yung mga katrabaho. Comment down below sa mga nakaka-resonate, no? Okay naman yung trabaho nyo, okay naman yung sweldo, pero pagdating sa mga katrabaho, di ba, dun kayo nai-stress, sometimes na nato-toxic, sometimes nabubuli, pero kiber lang sa kanila, guys. Huwag niyong pansinin, kasi unang-una, hindi naman sila yung nagpapasweldo sa inyo unless direct employer nyo sila, di ba? Kung direct employer nyo sila, let's say, kagaya ng mga kapiksi natin na helpers sa ibang bansa, syempre, mga direct employers yan. Pero kung hindi naman ganun, let's say, for example, sa isang company kayo, di ba, pare-pares naman kayo swelduhan. So, wag nyong, deadmahin nyo na lang sila, hindi naman sila may-ari ng kumpanya, di ba? Pumasok kayo doon para magtrabaho, so, kiber lang, di ba? Kay mabait sila sa inyo, kay hindi. Basta ikaw mag-work, wag mong personalin. It's not about you. It's about them. No? Yung nire-reflect nila sa inyo, it's your thoughts about them. It's a reflection of them, not a reflection of you. But it's a reflection of your thoughts, mga kapiks. So, pwede kayong makinig, guys, no? Yung pampaamo natin, pampabait ng boss at mga kasamaan sa trabaho. Super effective yun, guys. Kung magbasa kayo ng mga comments doon, binalikan ko yun kasi nung one time, binabasa ko yung mga comments, sobrang dami, talaga napapabilib din ako na pumabait yung mga boss nila. So, pwede nyo rin yun pakinggan, guys, if in case nakaka-experience kayo noon, para bumait sila sa inyo. And ito, guys, ito yung mga good karma, no? Meron din kayong mga good karma na paparating. And stable naman din, guys, yung inyong kaperahan na ikita natin for some. Slow moving siya, pero stable, no? Kahit na mabagal, pero at least stable. Yung pa rin importante, kasi meron, kumbaga, pag sinabing stable, tuloy-tuloy, no? Talagang makakatulog kayo, hindi kayo mamamroblema, kasi alam nyo na may papasok at may papasok na pera sa inyo. And bukod pa dyan, syempre, good karma, mga kapiksi, kapag mabait kayo, hayaan yung mga nambubuli, kasi sila naman yung babalikan ng bad karma, hindi naman kayo, di ba? So, kayo, always be good, good karma pa rin yung dadating, babalik sa inyo, dadating sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah, i-mind-mind nyo na yan, guys, mind, good karma, mind, stable money, mind, money solutions, okay? Ito, mga blessings in disguise, guys. I-mind-mind nyo, pati mga maka-abroad, i-mind-mind nyo yan. Maka-abroad ako, makalipad ako sa abroad. So, i-mind-mind nyo lahat yan, guys, sa comment section, okay? Alright, so comment down below, mga kapiksi. And ito yung ating mga pampaswerte, subliminals, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.